Last week. Sinimulan namin to bagong pakulo to ng punto por punto kung saan eh... Ha? 3 days ako. Oh. Sinimulan namin to para doon sa yun. May nagtumawag pa. Yun, no? Si Julie Delin. Ay, nawala. Kala ko, yun na yun. Nawala si Julie. Sige, ako muna. Sige, ikaw. Sige, ang sasagot muna sa gabing ito. Oh, matatanong muna sa Ate Edna. So, ang available ngayon na magtatanong ay si Ate Edna, si Islaw, si Tessie from Kuwait, si Dudong, si Maria Cara Ramos, si Editha, si Cradle Catholic. At ang magiging host sa gabing ito, no? Si Brother Romel Palma, Brother Junre, at si Brother Aljan. Kung meron ba kasamahan si Brother Romel na idadagdag, nasa kanya na po yun. Ako, sasali lang ako kapag gusto ko sumali. Gusto ko sumali, sasali ako. Pero in control na po si Brother Romel sa part nito ng program. Okay? So dito na tayo. Ang mag-host dito, ilagay ko kay Brother Romel. Yes, Brother Romel, bigay mo kay Brother Romel ang host eh. Romel! Brother Romel, baka co-host na lang ako ha. Romel! Yes, okay po, mga kapatid. We are on the record na. Okay, go ahead. Okay. Kung nabahala dyan. Sige. Co-host ko muna si Ate Edna. Ate Edna, saan ba ito? Dalawa yung ano dito, Ate Ed. Sige po. Dito lang ako. Sasalita lang ako kung gugustuhin ko. Sige. At hindi lang muna tayo magpapakita ng mukha natin. Pero magsasalita tayo dito ngayon na magkakaroon tayo ng moment para sa atin pong mga kapatid na hindi nakapagtanong live. But ito po ay i-upload natin. Katulad ng suggestion ng kapatid natin na ito po ay gagawin natin ay per question yung ating i-upload sa ating YouTube. Punto por punto at sa katotohanan ay ating pag-usapan. Okay? Pwede Romel, yes. Kailangan magpapas ng camera bro dahil yung talata, yung CCC, yung referensya. Ah, yun nga, sabi ko eh. Sabi ko na nga eh, magbubukas ako ng camera eh. Yun nga. Okay. Magbubukas tayo ngayon ng ating camera. Yan. So, yan lang muna. Okay. Yan. Unahin natin mga kapatid dito sa pagtatanong. Okay. Nakapilas. Ako kasi may may... Ay, sorry te, na-mute ko, sorry te. Okay te, guwete. Ako kasi may lakad ako. Guwete. Okay, from Sam Medina Untong. Anong prayer kapag pupunta sa Blessed Sacrament? Ano ang prayer kapag pupunta sa Blessed Sacrament? Okay. Tanungin kaya natin itong kasama natin dito ngayon. Brother Junre? Yes, papunta sa Blessed Sacrament. Usually kasi pag sa Eucharistic prayer ang usually ginagamit. By the way, mayroon akong ginamit dati, no, pero sa internet ko lang ginuha nung time kasi na nagka-pandemic, 'di ba? Uh-huh. Walang misa. Uh-huh. Pero yung mga nakapag-confess pwedeng mag-receive ng Holy Eucharist. Pero uh-huh, ang ginawa sa amin bago kami mag-receive, may nilagay na prayer yung pare doon. Kaso nga lang yung Korean. So sinabihan ako ng pare, mayroon naman yan sa internet. Tingnan mo diyan a prayer for Eucharist ano ba yung tinype ko yun dati? Sa internet, no? So yun ang ginawa ko at doon ako nagkuha ng prayer. Pero meron talaga tayong prayer, no? In regards to Body of Christ, yung Anima Christi, no? Yung Soul of Christ, Sanctify Me, Body of Christ, anong nakalimutan ko na yung wordings niya. Pwede rin yan kapatid, no, yung Anima Christi, type mo diyan sa ano sa Google kasi, pero ang ano kasi kaibahan yung Anima Christi after mo mag-receive ng Holy Eucharist.
Yan ang panalangin dyan, Anima Christi. Pero yung tanong na prayer, no? Pagpunta sa Blessed Sacrament o sa Blessed ano, sa Eucharist, nasa ano, sa internet ko nakuha yun. Type mo lang, i-type mo lang yun, brother or sister. Okay, dagdagan natin mga kapatid ito. Meron tayong nakita dito. My Catholic Life, Prayer to the Most Blessed Sacrament. Ito po yung prayer. My Lord Jesus Christ, who for the love you bear us, remain night and day in the sacrament, full of compassion and of love, awaiting calling and welcoming all who come to visit you. I believe that you are present in the sacrament of the altar. I adore you from the abyss of my nothingness, and I thank you for all the graces you have given me until now, and in particular for having given me your most holy Mother Mary as my advocate, and for having called me to visit you in this church. I now salute your most loving heart in this for three ends. First, in thanksgiving for this great gift. Second, to make amends to you for all the outrages which we receive in the sacrament from all the enemies. And third, I intend by this visit to adore you in all the place on the earth in which you are present in the sacrament, in which you are the last revered and the most abundant. My Jesus, I love you with my heart. I grieve for having until now so many times offended your infinite goodness. I purpose by your grace never more to offend you for the time to come. And now, miserable and unworthy though I am, I consecrate myself to you without reserve. I give you and renounce my entire will, my affections, my desires, and all that I possess. From now on, use me and all that I have as you wish. All I ask to you and desire is your holy love, final perseverance, and the perfect accomplishment of your will. I recommend to you the souls in purgatory, but especially those who have the greatest devotion to the most blessed sacrament and the most blessed Virgin Mary. I also recommend to you all poor sinners. And finally, my dear Savior, I unite my affections with the affections of your most loving heart, and I offer them with you to your eternal Father, and beg him for your sake and for love of you graciously to accept and grant them. Amen. Yan ay by Saint Afonios de Liquere. Yan po yung nakuha o nahagilap naman natin dito sa internet. Ate Ed? Okay, salamat po. Next question. Mm-hmm. Ano ang isasagot kapag Ash Wednesday? Yung pag mag-mark sa ano, noo? Okay, magandang katanungan. Brother Aljan, ano yung isasagot kapag nag-receive ka ng Ash sa Ash Wednesday? Brother Aljan Bagatnan. Hello? Brother Aljan? Okay mo kaya tayong hindi naririnig si Brother Aljan o baka may technical problem. So brother, babalikan natin si Brother Yeshu, Brother Junrey. Yes, Bro Romel, no? Bago pumasok ang Ash Wednesday, no, yun yung gospel natin eh. As I remember, Tuesday yun, ang gospel natin is about
yung ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo, no, sa mga harap ng mga Pariseo sa Lucas 10 yon, Bro Romel. Lucas 10:13 yata, bro, pakibasa nga. Okay, Lucas 10:13, ito pa yung babasahin natin. Yes. Ay, sana yung yes. Ito yung yes. 13. Okay. Ayon po dito, no, mga kapatid, sa Lucas 10:13. Kawawa kayo mga taga Kurazin. Kawawa kayo mga taga Bitsaida. Sapagkat kung sa Tero at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa ubo ang abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Yan. Yan, yan kasi ang gawain ng mga unang tao, no, ancient time, sa panahon pa ng mga Jewish era, tanda ng kanilang pagsisisi, sila ay nagpapahid ng abo. Kaya dala-dala pa rin natin ngayon, hanggang ngayon, mga Kristiyano, ang tradisyon na yan, yung pagpapahid ng abo. No? Tanda ng ating pagsisisi, Bro Romel. Wow. So, anong sagot? Yun ang ate. Ano yung sagot daw kapag nilalagyan, Bro John Ray, ng abo sa noo? Amin ba, amin? Ay, okay. Ano yung i-response natin sa pare? Yes, oo. Yes. Ay. Well, wala namang sagot eh. May tanong, wala namang tanong ang pare niyan. No, siya lang magbibigay siya ng ano ba yung ano niyan? Believe, remember, in the good news. Remember you are dust and to dust turn away your sin and be faithful to the gospel. Yeah, remember you are dust and to dust you will return. Yan yung dalawa. So, pinapaalalahanin lang tayo niya ng pari kung saan tayo nanggaling at saan tayo ate babalik, at pinapaalala rin ng pari sa atin na alalahanin, no, yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung magandang balita na siyang nagligtas sa atin sa kapahamakan, Ate Ed, no? So I guess no need you to say amen or not, does not matter, Ate. Ang importante yung tayo, yung response natin sa mismong araw na yan, no, yung 40 days, no, starting sa araw na yan to 40 days, ano ang ating response, ano yung ating bang dapat mga gawin, no, ayon sa alituntunin ng simbahan natin. Yun ang pinaka-importante sa Ash Wednesday hanggang sa katapusan ng Kwaresma. Mm-hmm. May nag-comment dito, ang turo daw po sa kanila ng pare nila ay amen ang sasabihin. Meaning I believe. Okay naman po yun. Sabihin, yes, ang sabi nga ni St. Cyril, in essential things, unity. In non-essential things, liberty, no? But most of all, in all things, charity. So for me, Ate, that is hindi naman siya essential na dapat talagang gawin, kasi ako nung pinahiran ako, I don't remember na nag-say amen ako, basta pinahiran lang ako lang, pare, din umano na ako, Ate. Okay. Yun na po yung kasagutan, bro, Ate Edna. Hindi ko bro. Ay, sandali. Meron yatang idadagdag, Brother Arjan. Go ahead. Ay, narinig na ko, bro. Yes. Okay. Bali, sa ano, sa pagtanong kasi na dyan, ka Brother Romel, eh, parang wala namang tinatanong yung pare. Ako, lay minister, pag pinahiran tayo ng abusan, o. Oh. Yung importante lang naman dito, kapatid, eh, pag napag-Ash Wednesday, eh, kailangan lang talaga dito, ano, buksan mo yung puso mo sa panibagong buhay. Iwan natin yung kasalanan nating nagawa. At syempre, kapatid, eh, talagang yakapin natin yung salita ng Diyos. Kasi yun na naman yung importante sa Ash Wednesday. Eh. Hindi naman ibig sabihin nun na parang ganun lang, mag-confessal tayo, maging cleanse na tayo, maging maputi na yung budi natin. Hindi naman ibig sabihin nun ganun. Hindi naman talaga ibig sabihin ng pag napahira na tayo ng abuso, ano, ay magiging malinis na tayo. Nakadepende pa rin po yan sa paglabas natin sa simbahan, kung ano yung action natin. Yun yung karagdagan. Okay, thank you. Ate Edna?
Okay, next question. Merong picture ako sa face, sa baby face si Nen. Pwede daw po bang bilhin yung ganong ano, mark ng crucifix? So, Benedictine cross. Kasi bibili daw po siya sa online. Yun daw yung mark na nakita niya. Actually, yung pwede yan, meron din yung aking ano te, meron din yan te. For me, there's nothing wrong. Yung meron lang ayo, yung may diferensya lang po kasi yung may ano ba, yung binaliktad yung wordings ng Henry, binaliktad yung mga letra, binaliktad yung mukha ni Saint Benedict, ganoon. Kasi meron nang meron tayong nakita dito na post na yan ay hindi talaga na-recognize ng ating simbahan. Pero yan po, te, merong ganyan yung aking... Iba yan, bro. Iba yung ano, iba yung tinutukoy niya. Merong parang mark engraved sa baba. Yes po, te. As, sinasabi ko nga po, meron po niyan yung sa aking ginaga. Aking pong ano, meron po. Wala pong, wala naman kong kikitang ano dyan. Problem. Unless kung meron maglalabas ng dokumento na yan ay hindi sa simbahan, yan ay masama, yan ay demonic. Wala naman po ako nakitang mali dyan, te. Kasi tama naman yung ano, tama naman yung ano niyan, yung nalagay diyan na imahe ni Saint Benedict, imahe ni San, ng Panginoong Jesucristo na nakadipa sa krus, then yung word ng Henry, tama naman po. Pwede na lang kung may mag-declare na yan ay hindi recognized ng simbahan. Okay, next naman yung iba na. Sige, te. Thank you so much, Ate Edna. Okay. Dito naman tayo ngayon kay Tessie Kuwait. Tessie Kuwait? Saan na yun? Okay, okay yan. Hello po? Hello, bro. Yes, good evening. Magandang gabi po. Mm-hmm. Naglalakad ako. Mm-hmm. Bro, may tatanong lang kasi ako. Natanong ko to kanina kay Brother Jando sa live. Kaso lang, sinabi man niya na kailangan ako mag-confessal. Kasi nung Wednesday, hindi ako naka-receive ng hash. Mm-hmm. Kasi Friday lang yung day off namin. Mm-hmm. So, Friday kasi dito yung Sunday of obligation. Then, nagsimba ako nung Friday. Wednesday yung ano, tas nung Friday nagsimba ako, hindi ako nag-communion. Kasi nag-intay ako, pagkatapos ng misa, nag-kumpisal ako. Kasi yun lang ang time pwede kay Father kasi nag-iisa lang siya. Uh-huh. Ngayon, dapat bukas Friday, makapag-communion na ako. Kaso lang, kahapon, hindi ko alam, akala ko kasi Tuesday pa lang kahapon, di nag-ulam ako ng meat. Okay. Yung chicken ngayon bukas kasi pwede ba ako mag tawag dito bro? Pwede ba ako mag-communion then after na mag-kumpisal or kailangan ko talaga mag-kumpisal? Kasi kung kailangan ko talaga muna mag-kumpisal, hindi na naman ako mag-communion, bali dalawang linggo na po. Mhm. Okay, magandang katanungan 'yan. So, 'yun po, opo. Gusto ko lang malaman kung pwede ba ako tapos pagkatapos ng communion mo. Sandali po, i-clarify lang po natin. Hindi hindi ka hindi nakakapag-communion dahil hindi ka po nakapag Kasi ano ako kahapon, dapat mag-fast, nag-abstinence. Ako kumain ng meat. Nag-meat ako kahapon. Opo, kala ko kasi ano, Tuesday pa lang, handang-handa kasi sabi ko nag-ano yung prayer yung kay Brother Wendell, sabi ko kasi nga Wednesday hindi ako mag-meat kasi mag yung abstinence tsaka may fasting na rin. Merkules pa lang kahapon. Gabi na nalaman ko Wednesday pala. Opo, kasi sabi Wednesday tsaka Friday, hindi. Ay, hindi po, hindi po, hindi po ganun, te. Sister, ganito po 'yon. Ash Wednesday po at saka Good Friday. 'Yun po 'yon. Then all the Fridays abstain po tayo. Hindi wala ka pong kasalanan doon dahil nakakain ka ng meat, ha. Kasi yung pagkakaalam po natin diyan ay Ash Wednesday at saka Good Friday. Hindi na po Ash Wednesday po. Hapon. So, hindi pala every Wednesday. Hindi po.
Okay, thank you. Pero kasi sis, ganito na lang po. Ganito na lang. If you are if you feel guilty, maghanap ka po ng pwede niyong mabigyan ng limos. Maglimos ka po sa ano, magbigay ka po ng kung anong meron kang o gusto mong maibigay sa mga nangangailangan kung you feel guilty po. Okay po, kasi sa simbahan din po pag tuwing every Friday may tao talaga diyan sa tabi yung naghihingi din. Kahit papaano nag-aabot kami, okay na yung parang ganun, bro. Yes, mas okay po 'yan kasi meron naman po tayong turo na kapag example hindi natin nagawa yung pag-abstain yung pagpapalit natin yung season kasi natin ng ano ng Kwaresma is season din niya ng almsgiving, no? Hindi lang po puro fasting and prayer, so dapat meron tayong almsgiving, kaya nga mag-ano tayo, magbibigay tayo sa mga nangangailangan, ganun. Apa. So yun ang nasa isip ko kasi during itong Holy Week kailangan every Wednesday tsaka Friday hindi kakain ng meat. Okay lang po yan. So, ay, thank you, Lord. Thank you. Salamat talaga. Alam niyo talaga kung paano nagawa sa akin yung punto for punto. Hindi. Paano kabuti yung Diyos sa akin. Kasi alam niyo po yung, may kwento lang ako ng konti. Kasi ano naman, ay yung pandemic natin. Alam niyo, umuwi ako noong 2018. Tapos, nung balik ako dito, sabi ko, bro, pag uwi ko ng 2020, kumbaga, plano kong magsulpot, ano bang tawag doon, parang mag-ibang religion. Kasi na parang, ang nasa isip ko, hindi nag-work sa akin kasi wala akong alam na, nagsisimba kami every Friday, nagsisimba. Tapos parang, wala lang, yung parang ganun lang. Tapos, alam nyo, hindi, ang tagal ko hindi nag-communion, ay, ang tawag dito, nagkukumpisal, tapos nagkukumunion ako, hindi ko alam na, mali pala. Alaki pala ng kasalanan ng ganun, opo. Nung narinig ko, tapos nung pumasok na yung pandemic, doon yata yung nag-start ng punto for punto. Mm-hmm. Ay, but anyway, sis, dahil sabi mo po, you attempt noon na mag-ibang religion ka, kasi yan ay, yan ay doubt sa pananampalataya, and that is not good also. Na-confess na muna po ba yan sa pare? Yes, last Friday po. Actually, brother, nabaptize ako doon sa tatay ko. Kasi tatay ko kasi, hindi siya katoliko. Kumbaga, dati na lumaki kami, yung palipad-lipad siya katoliko. Okay. Sa ibang religion. Nabaptize ka sa ibang religion. Ganun. Opo. Nakapag, ano ka po ba? Nakapag-profession of faith? Yung nag-ano si akin si father nung last year, nag-confess ako ng parang general, ano naman yun. Kasi sinabi ko na sa kanya kung ano yung buhay-buhay ko. Kasi, tapos yung baptism ko, hindi ko nabanggit noon. Ayun. So, nung Friday, nabanggit ko kay Father. Opo. Tapos, ayun na nga. Pinaano lang ako ni Father kagabi, ay nung Friday ng One Our Father, Hail Mary, and the Glory. Tapos, Act of Contrition. Okay na, profession of faith yun. Ay, hindi pa. Yung profession of faith po kasi ipo-profess mo yung faith, yung creed. I profess. Hindi ka ba napag-profess ng pare dahil ikaw ay nabinyagan sa ibang reliyon? Hindi po, napanganganga si Father nung Friday sa akin kasi tapos sabi, matagal na 'yon, sabi ko Father nung nag-start ako nung dumating ako dito sa Kuwait, hindi na ako nagano sa kanila na join. Mm-hmm. Tapos yun na nga, yun na lang ang hiniling niya sa akin. Doon, dahil dito sa punto po punto, sabi ko, blessing in disguise sa akin yung pandemic, tapos hindi ko alam kung paano ko nasupuin itong punto po punto. Baga, guided by the Holy Spirit siguro. Nasaan ka ngayon, sis? Ayaw niya ako na nasa Kuwait po. Yung pare po ba dyan ay Filipino din? Opo, may ano, bago lang umalis dito yung si Father Monching na Paris priest dito. Ngayon, may pinalit. Tapos, ito nga yung father, hiram lang. Ito galing sa Pilipinas kasi yung kapalit niya nasa Pinas para nagpa-process yung documents niya. So, si Father Cesar muna ngayon. Natatawa nga ako, brother, nung Friday kasi sabi na yung nagkumpisal ako. Tapos, sabi niya, kasi hindi ako nag-communion, hindi nga ako nag-ash. Tapos, sabi niya, buti sister, alam mo. Sabi ko, oh, father, kasi
nakikinig ako sa online catechism. Tapos sabi niya, oh, doon ka makinig kila Brother Wendell. Sabi niya ganun. Sabi ko, oh, Father, doon ako nakikinig. Tapos sabi niya, doon daw ang, kumbaga, ginait niya na yun ang tama na panoorin o pakinggan. So, anong pangalan ng pare? Cesar Gutierrez. Bago lang siya dito, wala pa siyang 1 month. Ada, kailan lang siya? Reliever, and then, kung teka lang ha, Kuwait, di ba? Opo. Opo. Kuwait. Ano yan? Bali, nag-relieve lang siya doon sa isang pare. Opo. Pero uwi siya, di ba? Uwi din siya? Uwi lang po siya. Pagdating ni Father Marlon, uuwi na siya ng Pinas. Hindi ko alam baka ano siya, exorcist priest. Kasi nakita ko doon sa mesa niya ang laki ng yung cross. Mm-hmm. Hindi ko na itanong. Kaya nga gusto ko buka taga saan po ba yung pare na yan? Hindi ko po na ano kung kailan. Kasi mga 2 to 3 weeks pa lang siya dito eh. Taga saan hindi po sa siya yung nag-introduce. Hindi ko brother alam kung saan. Okay. So sister, yun. Meron po kami kasamahan na taga ko at naka-base diyan kasi may ang punto por punto may prayer sessions and then yun nga may nakwento sa amin kasi nagpunta siya diyan sa pare. Ang sabi nga niya eh kilala ni Brother Wendell at ni Father Darwin yan siya kasi nag-meet sila sa Ilocos. Siguro, sister, yung parang ano siya, yung buhok niya na makapal na parang yung ganito. Kasi alam niya eh, yun ang ano niya sa akin, doon kayo manood kay La Brother Wendell. Sabi ko, doon talaga ako father nanonood. Sabi niya yun. Kasi yung parang yun ang tama talaga na panuorin, parang ganun. So naging natuwa naman ako. Kaya kahapon nung nalaman ko kumain ako, sabi ko Wednesday, parang naiiyak ako na parang nainis ako sa sarili ko yung parang ganun. Bakit nakalimutan ko na Wednesday? Pero salamat, Brother Romel, na yung pala yun. Okay lang, Friday lang pala yung ano. Kasi, alam mo. Salamat talaga sa punto per punto. Alam niyo, gusto kong ano talaga yung ano ko na kung paano. Ngayon nagpa-process pa ako kasi baga, bago pa lang nga nag-ganito. Pinapaano ko yung mga kaibigan ko na manood. Eh, hindi ko alam kung bakit hindi sila nanonood tuwing nagsisenta ko ng link sa kanila. Hindi yung kagayaan na lang po. Tinanggap ko kaagad. Uh-huh. Yes, brother, pinagdarasal ko nga kasi may kapatid din ako, ibang sekta na itinataas ko din siya na sana bumalik na. Ang kinatutuwa ko pa, hindi ba brother, kasi nga tatay ko na ibang religion. May kapatid pala ako, hindi pa nabinyag. Uy. So, nawala talaga sa isip ko yun sa mga kapatid ko. So, nung itong last week lang, na may naano dito na topic yung tungkol sa baptism. Tapos biglang pumasok sa isip ko, ano kaya yung kapatid ko isa? Kasi lumaki siya, iba yung reliyon ng tatay ko. Sabi ko, baka hindi siya nabinyagan. Kasi tinext ko agad yung ate ko. Sabi ko, hindi niya alam. So ako lang nang ano, parang sabi ko hindi yan nabinyagan. Kaya praise God na ngayon, nag-start na siya mag-seminar para sa Sabado, ano ba yun? Muling pagkabuhay. Bibinyagan na po siya. At 50 years old. Umabot siya, sabi ko, kung paano pala yun, kung ano nangyari sa kapatid ko, hindi ko alam, kawawa yung kaluluwa niya. Kasi hindi siya nabinyagan talaga. Thank God na ngayon, yung process na siya na gano, sa seminar na po siya para sa binyag niya sa ano. Sa April 8 daw yata. So, salamat talaga sa punto for punto. Salamat sa lahat. Yun lang, brother. Thank you. Nag-share lang ako kasi natutuwa ako eh. Okay, thank you, Ma'am Tessie. Okay, Brother Romel, thank you, Brother Jando. Good night po. Dito lang. Okay, yan. Thank you so much, Sister Tessie ng Kuwait. At ngayon po, dadako naman tayo dito kay Islaw. Lulubog, Lilitaw. Islaw. Yan, Brother Islaw. Okay,
Okay, Brother Islaw. Magandang gabi po. Yes, good evening. Okay, may tanong lang po ako tungkol po to sa sacramentals. Una, bakit po yung itsura ng rosary ganyan? May yung cross, tapos yung isang bead, Our Father, tatlong Hail Mary, tapos Glory Be. Ba't ganyan po yung pagka-arrange? May reason po ba dyan? Mm-hmm. Kasi yung sa iba na gumagamit ng prayer beads, sa ibang pananampalataya naman ito, yung nakikita ko yung sa Japan, China, tsaka India yata yun. Yung, pati mga Muslim, may prayer beads din sila. Mm-hmm. Walang parang nakahiwalay na ano, tayo lang yung may ganyan. Yung sa kanila, tradiretso lang na mga beads. Mm-hmm. Yun po yung isang tanong ko. Okay, napakaganda yung tanong. Kaya ibigay natin sa magandang sumagot. Brother Jando. Oh, sige. Layo. Okay, ibigay natin kay Brother Aljan yung pagsagot. Okay. So yung rosary kapatid, ano yan eh, nang kumbaga merong parang proseso o meron tayong kumbaga isang tawag nga dito, Brother Mel, yung parang remembrance, ano nga yung ibig sabihin, yung parang ano natin, yung nakalimutan ko tuloy. Yung may mga estasyon, di ba kapatid yun? Yung unang beads, Our Father. Tapos yung tatlong beads, tatlong Hail Mary. Tapos yung sunod na beads na malaki, Glory Be. So ibig sabihin niyan kapatid, inaalala pala natin. Ayun, inaalala ko na rin. Inaalala natin yung mga nangyari sa panahon ni Jesus. Kasi nga di ba, meron yung station na ano na kung saan yung kasakit, meron ganon. Alamin ng inaalala natin yung nangyari sa panahon ni Jesus. Kaya dun tayo nagkakaroon ng rosary. Okay. And ito, dagdagan natin yung sinasabi din dito po no sa ating research. Ito po yung sinasabi, the history of the rosary. Yan, according kay Father William Saunders. Please sabi, may nagtanong kasi dito. Please explain the history of and the background of the rosary. Is it true the Blessed Mother gave it to Saint Dominic? Sabi dito, the rosary is the one most cherished prayer of our Catholic Church, introduced by the Creed. So, yung pagro-rosary, yung hawak-hawak mo yung cross, in-introduce mo yung pananampalataya mo. Creed. Oh. The Our Father, yan. Yung three Hail Marys, ibig sabihin, and the doxology, Glory Be. So, yan. And include with the Salve Regina, the rosary involves the recitation of five decades consisting of the Our Father and ten Hail Marys and doxology. During this recitation, the individual meditates on the saving mysteries of our Lord's life in faithful witnesses of our Mother, journeying through the joyful, sorrowful, glorious mysteries of the rosary. The individual brings to mind Our Lord incarnation, His passion and death, and His resurrection. Deal in so doing, the rosary assists us in growing in a deep appreciation of these mysteries, in uniting our life more closely to our Lord. So, ito po no, yung starting ng ating pagro-rosary, kaya nga merong ganyang setup, dahil yan, unang-una, hinahawakan natin yung crucifix para sa ating pananampalataya, Creed, followed by Our Father na prayer, yung pinakaunang malaking beads, then yung tatlong Hail Mary yan, then yung doxology prayer na Glory Be to the Father, then papasok na yung mysteries ng araw na yan, no? Example, Joyful Mysteries, Five Joyful Mysteries, and so on. Okay. Pwede ba yung isang lay person mag gumawa ng kanyang sariling
sacramental. Halimbawa, ano ba? Ako ang mag-ano ng compile ng sarili kong rosary, pero dun sa rosary, lalagyan ko ng, let's say, brown scapular. Pwede ba yun? Customize yung ibig mong sabihin, kapatid? Opo, oo, customize ko. Okay. This is just for me, ha? Wala naman po ako nakikitang mali if you customize with a good intention. Unless you put an intention na hindi naturo ng simbahan. Para sa akin po yan, ha? Wala naman po ako nakikitang mali if you customize. Basta yan ay naayon pa rin sa simbahan. And, ang tanong, brother, ano yung purpose ng scapular? Saan mo siya ilalagay? Doon po sa ano sa center medal po. Imbis na yung regular na center medal na Mama Mary, eh kasi yung brown scapular, si Mama Mary pa rin naman yun. Diba? Oh, there's no problem doon, for me. There's no problem, bro. Oh, kasi nakita ko yung ibang design ng center medal, imbis na si Mama Mary, yung iba naman, yung ano, yung 3 o'clock prayer, yung ano, yung Jesus I trust in you, yun yung iba, yun yung iba-ibang design. Kaya naisip ko, siguro pwede itong palitan. Kaya lang, hindi ko rin naman alam kung pwede nga ba talaga, o kaya baka kailangan pang humingi ng paintulot para gumawa ng sariling disenyo. Mm-hmm. So okay lang, basta maganda ang, ano, ang hangarin. Oh, yan yung sagot ko po. That is for me. Wala na po akong nakikita ang mali po doon if you customize. Pero po, alalahan natin if we do it. So kailangan kapag yan ay gagamitin po natin in prayer, praying the rosary. So kailangan bless muna, ha. So para mas maganda yung prayer natin. Okay. Ito naman po, ano ko naman na topic is ano? Mayroon bang libro ang Katoliko kung saan nakalagay doon yung parang compilation ba Catholic traditions? Yan yung napakagandang katanungan, Brother John Ray. Meron po ba tayo noon? Yes, bro. Pumili ka ng ano? Fundamentals of Catholic Dogma at yung Dissinger. Meron na po. Meron ka na. O, Dissinger. Bili kang Dissinger. Ano po? Dissinger. O, Dissinger, Dissinger. Pwede ba, ano? Sadali lang, i-spell. I-type na lang, bro, John Rhys, sa ano? Dito sa Zoom. Ah, sa Zoom, no? Sa tika. Oh, kung pwede, ha? Sa Zoom dito. Oh, ano na ba to? Active na ba to? Yeah. Opo. Sige, saan ba ako magta-type, bro Romel? Hindi ko alam, eh. Diyan sa may pwede chat, bro. Sa may chat. Sa may chat. Anong chat gamit mo ngayon? Cellphone lang. A cellphone. Meron. Meron dyan chat sa cellphone. Meron. Nasa cellphone din ako. Makakapag-chat ako kung gusto. Ah, yun, chat 21. Ano? Okay. D-Zing-T. Capitalize ko lang. D... Zing, may H ba yun? Wala. Dissinger, yan. At saka bro, John Ray, baka meron ka diyang Fundamental of the Catholic Dogma na kahit na PDF lang. Meron pong downloadable meron na PDF. Meron, yes, po. Meron akong PDF. Oo, na, pahingi naman. Wala tayo yan, eh. Ay, isin ko sa'yo, bro. Uh-huh. Sa PDF. Sige, sige, bro. Sige. Thank yan, type ko na, bro Romel. Sige po. Paano ba mag-save ng PDF, bro Romel? Ano, paano ba i-send ng PDF? Ang PDF, i-send mo siya sa Messenger. Kung cellphone, pwede namang i-send sa self. At pwede paano naman. Ba yan? Or email. Email na lang kaya. Bro, mahirap sa Messenger, hindi ma-download. Email. Ma-download mo. Meron ako dito, eh. Teka, PDF. Teka, sige. By the way, yung hinahanap na libro, sa traditions, andyan na lahat, no? Sa Dissinger. Kasi ang Dissinger, dyan galing yung ating pananampalataya, bro. Yan yung history ng first, second, up to medieval ano, tawag niya, era. So, nandyan yung
pananampalataya nila ni yung ano yung the 12 anathema of Saint Cyril. Dissinger? Yeah, Dissinger. O meron yata akong nakuha ganyan, no? Online na PDF. Mahina lang yung downloading. Mm. Fundamentals of Catholic Dogma, bro? Hindi. Dissinger to Dissinger. Yan, i-upload nyo yan. Marami kayong matutunan dyan. Marami kayong mababasa dyan na ano yung pananampalataya ng mga unang Kristiyano. Yung paano nabuo yung panalangin natin na ano na dyan sa misa yung ano yan yung Nicene Creed nandyan lahat sa Dissinger. Dyan inilagay ng simbahan ang tradisyon ng simbahan. At ito naman yung mukha ng fundamental Catholic dogma. Yan yung cover niya pero hindi ko madadownload. Sige bro, wait. Paano sige, ba? Okay lang. Share file, David. Share file. Okay. Brother Islao. Bro, Romel, pwede i-Gmail, bro. Anong Gmail mo, bro? Okay, i-PM ko lang kita, bro, sa aking Gmail. Okay lang. Sige. Brother Islao, baka meron ka pang dagdag na katanungan? Pwede pong humingi lang, ano, ng link sa, ano, yung nakita mong downloadable na Dissinger? Yeah, of course. Bigay ko dito ngayon sa ano ah, sa Zoom. Okay, ready to copy. Yan. Click nyo lang and you will go directly to the link. Okay na po ba 'yon? Meron sa ano sa chat pa. Sige, ano po. Meron pa po ba bang dagdag na tanong, bro? Okay. Ha, kasi may lista ko. Itong isa pang katanungan ko ay tungkol naman po ito sa Blessed Sacrament. Mm-hmm. Kasi may exposition na Blessed Sacrament online, naka-live. Mm-hmm. Ito po ba ay valid kahit online lang siya? Kasi naka-live talaga eh. Yung iba, merong ano lang, naka-recorded na. Pero yung, usually, pag ginagawa ko kasi, pag nagdarasal ako, mas maganda para sa akin, kasi lalo ganitong oras na dito sa Pilipinas na mag-alas 12 na, eh, syempre, ano na, wala na sa simbahan. Kaya yung ginagawa ko, nag-open ako ng live na Blessed Sacrament. Yung nasa sa YouTube. Valid pa rin ba, ha? Yung nasa YouTube. Opo. Valid pa rin ba yun? Okay. Kung paano naging valid po yung online blessing of sacramentals, that's how it become valid po. Okay. So, okay rin yung ginagawa ko kasi nailang din ako baka may mali o ano ba. Hindi ko rin kasi alam eh. Okay lang po yan as long as you pray in the proper way. Okay naman po yan. Okay po. Okay. Pwede last na lang. Yes. Okay. Okay. Hindi siya pwede. Ang mga apologist, Catholic apologist, may doon ba tayong librong compilation of the unbiblical beliefs ng mga Protestants? Kasi usually naman, kung susurin talaga yung mga argumento nila tsaka mga doktrina nila, most of the time, yung ina-accuse nila sa atin na unbiblical yung Katoliko, actually, sa kanila talaga nag-a-apply halos lahat ng mga ano nila, na mga doktrina at argumento kung laban sa Katoliko. Mm-hmm. Meron bang compilation or book na nag-ano nun? Actually, meron akong i-recommend sa'yo, bro. Pero ito ay more on defending the faith of the Catholic. Ating sagutin. At saka yung Audjam, Volume 1 and Volume 2 by Brother Dwayne Cartujano. Marami kang matutunan dyan. And may arguments din siya dyan na mga yun nga, yung mga word cancel fallacy ng mga Protestant. Katulad ng beliefs ng mga Protestant na hindi naman nakikita sa Biblia. And if you want to have that, pwede naman po natin sigurong ano, mayroon naman nakikinig sa atin na
pwedeng gawan yan, no? Brother Aljan, tama ba ako? Pwedeng gawan yan yung mga unbiblical beliefs ng mga Protestant. Pwede naman, bro. Ano ba nung pang ano lang? Video na lang para mas madali siguro maintindihan. Brother Islaw, okay lang ba daw gawan ng video na isisiwalat yung mga unbiblical beliefs or mas prefer mo yung babasahin? Whatever is ano, magiging pwede, oo, maging possible. Sige. Nag-ano lang ako sa ano sa book kasi una nga sa lahat kahit wala ang internet, mag-brown na to ano, nandiyan pa rin yung libro. Tsaka dyan ako nagsimula talaga yung Community Bible na luma na. Okay. Tagal-tagal na rin eh. Okay naman sana yan kapatid. Kaso mahirapan tayo dyan san. Gawa na lang. Wala yung budget dyan. Okay. Bro Romel. Yes bro. Sorry bro. Nakadalawang seed na ako sa iyo bro. Pero hindi nag-a-appel yung fundamental Catholic dogma bro. Parang ayaw sige yata akong bigyan. Sige lang bro, okay lang bro. Huwag muna nating ano yan, pag-isipan. I-cater muna natin yung mga tanong. Kadalawang seed ako sa'yo, hindi sumasama yung files. Ayaw niya siguro, okay lang. hindi ko nga rin ma-download yung seed niya sa'yo, ano, sa Zoom. Sige. Okay, Brother Islaw, meron ka pa po bang dagdag na katanungan or wala na? Sa ngayon, yun lang muna. Okay. Sa next time naman mag-ano naman ako ng iba pa pang katanungan. Maraming salamat po sa'yo, at sa buong team na nandito ngayon. Yes, thank you so much and God bless Brother Islaw. Pero sa'yo. Bro Islaw, ano, pansamantala gagawan ko muna ng paunti-unti ng video yung ano mo, yung request mo kasi sa books talaga mahihirapan tayo. Sige, magandang ano yan, magandang ideya yan. So, gagawa na lang muna ng video yung article. Okay, dito na tayo ngayon. Tatlo na lang yung magtatanong. Maria Cara Ramos. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Ask to unmute po. Si Cara Ramos. Hello. Okay. Tama nga. Okay. Mapagpalang oras po. Ay, magandang gabi po. Mm-hmm. Ay, tatanong ko lang po kasi po, nabasa ko po dun sa Genesis. Ano po yun? Di ba po, pinatay ni Cain si Abel? Tapos po, sabi, pumunta daw po sa city si Cain at dun daw po nakapangasawa. Naisip ko, apat pa lang po sila sa earth. Paano po ba yun? Paano po ba yun? Apat lang sila sa earth? Opo. Okay. Magandang katanungan yan kapatid at maganda siguro umpisahan natin yung pagbabasa dito sa Genesis 5:1. Okay, ganito. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae at matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Okay? Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalakit babae. Yan. Saan po nang galing? Anak din po ni Adan at ni Eva. Okay. Meron pa po bang follow-up ka doon, sis? And okay na po. Tapos may isa po akong tanong uli. Okay. Doon po ba sa sakramentas, ano po ba talagang oil tsaka yung tubig po na dapat gamitin para po gawing holy water tsaka holy oil? Okay, magandang katanungan din yan. So yung sinasagot o sagot po dyan ay olive oil, pure olive oil, yung ano po, yung gagamitin natin for the blessing. At sa tubig na olive oil? Pure olive oil po. Olive oil. Then sa tubig naman po, mas maigi po yung drinking water. Drinking water po, mas maigi po 'yon.
Na yun yung ipagpapabless natin. Yun po. Ay, last na lang po. Mm-hmm. Ano yung magandang Biblia? Kasi po, nag-start lang po ako magbasa ng Bible last year lang po. Okay. Kasi po, may friend po kong born again. Siya po yung nagbigay sa akin ng Bible. Mm-hmm. Tapos, time po na yun, medyo na, ano pa, parang wala lang po, parang Catholic lang din. Walang alam sa Bible, ganyan. Mm-hmm. Tapos, nag-share siya ng about sa Bible. Tapos, binigyan niya ako ng Bible. Mm-hmm. Tapos po noon, nung time na yun, parang na-question ko na rin bakit ganun yung aral na sa aral natin. Pero hindi ko po gustong lumipat. Mm-hmm. Tapos, naanan ko po yung father na born again siya na pastor. Tapos naging pare po siya. Tapos doon po, natagpuan ko po yung CFD. Tapos nakita ko po kayo. Tapos ayun po. Okay. So, yung tanong mo po, ano yung magandang Biblia? Na bibili ka po ba? Balik. Po? Yung ginagamit po talaga ng Catholic. Okay, ito pong napakagandang i-recommend ko po sa iyo in which ito po ay ayon po sa mga pag-aaral ng mga scholar, malapit sa totoo talagang nakasulat sa Biblia in original text. New Revised NRSV, New Revised Standard Version NRSV. New Revised basta NRSV CE. Catholic edition po, yung pinaka magandang bilhin mo po kasi mas malapit din sa original na text ng Biblia kasi marami ngayon nagrampant na yung paglabas ng mga sari-sari pong mga Biblia na kung saan po ay mali-mali naman po yung pagkakatranslate ng kanilang Biblia. At isa pa, kung you are referring to the born again, they are using the new international version in which kulang po yung kanilang pong Biblia. 66 lang po yan. Isa na lang yung 6 para mag 666. And ilangan po talaga yung Biblia ay 73 which is complete. Kasi kapag hindi po complete, ay incomplete po yan. Opo. Mm-hmm. Ayun po. Salamat po. Sige. Salamat po sa pagsagot. Okay. New Standard Revised Version. Okay. Catholic Edition. Thank you so much, Brother Franklin Sardena. Yan. Meron na po ba, meron pa po ba kayong dagdag na tanong, sis? Wala na po so far. Sige, thank you so much sa pagtatanong. Magandang gabi. Yes, magandang gabi. God bless po. And dito na po tayo ngayon magtatanong si Cradle Catholic. Hello po. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa Extended Punto por Punto program. Mm-hmm. Yung katanungan ko po eh, di ba yung sa atin yung Katoliko, hindi minimisahan yung namatay dahil sa ano cause ng suicide? Mm-hmm. Yung tanong ko po, mayroon ba itong ano parang a way ng simbahan sa pag-validate? Kasi yung iba, pagkaalam ko ay may halimbawa may mga sakit sa pag-iisip o dumaranas ng depression. Mm-hmm. kaya yung nagtulak sa kanila magkaroon ng ganun na tendency. Mm-hmm. So ano po yung way ng simbahan sa pagtukoy kung ito ay cause ng you know lang ng depression or talagang basta suicide hindi talaga nila mimisahan kahit anong reason? Maganda yung katanungan. Tama nga si Brother Tata at Brother Wendell. Kapag Protestante ang magtanong, madali lang. Pero kapag Katoliko na mahirap. Okay, bigay natin kay Brother Aldian yung pagsagot. Anong tanong niya, bro? Anong tanong niya? Ayun, si Brother Ayan Tendo. Na si Brother Jarl. Yung ano po, bro, di ba, paano po yung way ng simbahan natin sa pag-validate o pag-verify kung ang suicide attempt ng alimbawa ng isang tao dahil di ba hindi minimisahan ng simbahan natin yung nag-suicide. So ano po yung way ng pag-verify? Ha? Pagkakaalam ko lang ngayon pwede misahan dahil meron namang iba't ibang reason. Kadalasan kasi yung biktima ng suicide is biktima yan ng demonic obsession. Ano yung demonic obsession?
Dahil sa kanyang depression, naging doorway yon para sa demonyo na paglaruan ng kanyang isip. Yay, inuudyukan siya magpakamatay. Biro talaga bumubulong sa kanya. Literally, umubulong talaga. Wala ka ng silbi. Magpakamatay ka na lang. Andyan yung ano. Meron nga ibang tao eh, na ano na kamuntik na. So, sa kaso sa dati na nakatutok pa kami sa Loon, merong isang kaso namin na kamuntik na talaga. Pumatong na sa ano sa upuan, naglagay na ng lubit, nilagay na sa leeg niya, nang sumigaw yung kapitbahay, pukang bumalik ang kanyang ulirat, nanginig siya sa takot nang nung nakita niyang nasa leeg na niya yung lubid, no? Talagang natakot siya, sobrang inig niya. Ang sabi niya, wala po akong plano na ano magbigti. Meron lang po bumulong sa akin na magbigti. Ayun na yun. Wala na. Blinded na ako. Wala na. Ano. Meron ganun na biktima ng demonic obsession. Kaya, pinagmimisahan. Pinuntahan pa nga namin ni Padre Darwin eh. Doon sa Loon. Yung bata na pinagalitan lang. Tapos, sunod-sunod yung mga suicide doon. Susunod. Puntahan namin. At saka infested yung bahay, natuklasan, infested yung bahay. Merong mga doorway doon. Kaya hindi, pag sinabing big, ano. Naalala nyo yung ano, meron kasing kumala dati viral video ng isang negrang babae na gumagawa siya ng tutorial ng kanyang make-up. Nag-make-up siya, tutorial siya. Tapos may biglang nag-play sa tapat niya na cursed video siguro yon. Bigla siya natulala, hinampas yung mukha niya, nakuha sa live niya. Hinampas yung mukha niya doon sa tapat ng kanyang lamesa, nabiak talaga yung noo niya dito. Talagang biak. Wasak yung noo niya. Oh, demonic obsession po yun. Kaya, iniimbestigahan naman yan sa ano sa pamilya ko, ano yung reason. Meron din kaming ano, ganoon din, na-depress kasi failure daw siya. Dahil natang nagtatrabaho, failure daw siya. Ganoon din, nagbigti. At laging may nakikita sa kanila, yung isa, kapatid ng isang manager, no, manager. Before nagbigti yung kanyang kapatid, may nakikita siya sa kwarto nila na aninong itim nakabitin. Mga ilang araw, nagbigti yung kapatid niya. Nung deliverance niya, no, ni Father Darwin, eh ang sabi, are you the one who's responsible for the death of her brother? Then sabi niya, yes, I am. Tinanong ni Father Darwin, tell me your name. I am Satan. Di ba may sinabi ng ganun? So, depende po yun sa investigation kung ano makukuha. No? Kadalasan na yung kay barkada ni Lady Rider, anak ng ano ng pulis, ganun din ang nangyari. Tinanong siya kung bakit siya ano, ganun din, mayroong bumubulong sa kanila. 'Di ba si Lady Rider namatay yun, mukhang naluno yan si Lady Rider doon sa ano sa falls. Iniisa-isa yung mga barkada, ito siya yung nasundan, buti na lang naagapan. Meron din. Maraming kasong ganyan bro naagapan. Yung iba naman, nahuli na kami ng ano, dating. Yung iba naagapan talaga. Yung iba talaga nahuli na. Yun. Paano malalaman? Depende sa pag-iimbestiga ng ano ng simbahan. Kadalasan sa ganyan si Father Darwin nag-iimbestiga dahil pinupuntahan namin yung lugar. Nag-iimbestiga si Father Darwin. Doon nalalaman, infested yung bahay, demonic obsession ng reason behind. Meron mga cases dito sa US ba? Mostly na ano ko sa news. May mga teenagers na halimbawa yung isang teenager na babae binuli siya sa school. Tapos nung nabuli siya sa school, binidyohan siya. Tapos napakalat yung video na yun. Yun yung naging ano sanhi ng kanyang depression kasi parang nahiya ba siya na nagkalat yung video niya kaya nag-attempt siya ng suicide mga ganun ba mga yes, pwede rin na ano na before niya ginawa yun talagang may
Ujok sa kanya. Isa kasi yung ano eh, yung trauma. Isa yung mga yung trauma sa mga doorway, no? Trauma yung mga yun na nga, depression. Sasakyan yun, bro. Based sa ano namin, sasakyan. Kasi hindi naman talaga instinct ng tao na ipahamak ang sarili. But instead, depensa atin na mo yung tao. Bigla mong batukan, di ba? Magdidepensa yan. Pag nagkasak, sabi, hindi daw takot mamatay. Sabi na, hindi takot mamatay. Pero pag nagkasakit lang, bili ng biogesic. Doon pa lang, malalaman mo totoo eh. Hindi talaga nature ng tao na ano yung kanyang sarili, maliban na lang kapag nabiktima ng demonic obsession. Yun talaga, once nabiktima na yun, pag hindi na, dalawang kahihinatnan yan, kahihinatnan, it's either babaliwin or suicide. Kasi kung babasahin mo yung kay Father Sikia na handbook, suicidal in nature talaga ang demonic obsession. May isa pa po kung katanungan. Yeah, go ahead, bro. Ito naman ay tungkol sa ano, sa Bible. Sa time na napako si Kristo sa cross, tapos yung katabi niya na ano, napako din. Nagano sa kanya, nagsabi na ano, tawag dito. When you come into your kingdom, parang ganun niya, take me with you. Remember me. Remember me. So, sabi ni Christ mismo that time, this very day, you will be with me in paradise. Ibig sabihin ba doon na sa araw din na yun nung namatay si Kristo, pumunta sila sa langit kasama yung magnanakaw na napako. Yung nagsabing remember. Talaga nakasama niya yun, bro. Nangako siya dun eh. Nalala nakasama niya. Yung mga soul po, nag-iisip na kakasamahin. Ang ibig sabihin doon ng kakasamahin, ay darating yung panahon na isasama siya. Hindi pa doon mismo. Ay, hindi po. Talagang sinama talaga siya. Yun ang pangako. This day. Sa Apostles' Creed natin, bro, di ba sabi doon na he descended into hell. So, pumunta muna siya sa heaven at that time. Yes, bro. Naipaliwanag rin niya ni Father Darwin doon sa ano. Doon sa may nagtanong na bago siya hawakan ni Maria Magdalena, sabi, wag mo muna akong hawakan, di pa ako nakakapunta sa Ama. Di ba yun? Noong nakapunta na siya, doon na, nagpahawak na siya kina Tomas. Di ba? Tomas, ilagay mo ang daliri mo sa aking, ano, di ba yun? No, nakapunta na siya noon. Iba kasi kapag disbati na. Yun ang paliwanag ni Father Darwin. Nakalimutan ko lang kung saang part ng Bible study natin yun. Yun ang sagot ni Father Darwin. Father... Ay, yung say, ano, Tomas the Doubter, yung tawag. Last na po na tanong. Sige, go ahead. Sige, go ahead. Meron yung chaplain na pulis na nakausap namin before. May tinanong namin dahil ano, dati akong pulis sa atin diyan sa Pilipinas. So yung chaplain namin, pare siya. Major yung rango niya sa PNP. Tinanong namin tungkol sa ano. Di ba minsan, kasi nung nasa serbisyo pa ako, talagang yung buhay ng tao ay ano, talagang tinitignan ko as ano, mahalaga ba? Hindi dapat sayangin. Yung mga pulis, mayroon siyang ano, on that very situation na kailangan mong isalba yung isang buhay para papatayin mo yung criminal, babarilin mo kung wala na talagang choice para isalba yung isang buhay. So against yun sa, di ba, commandment na thou shall not kill. Sabi naman ng chaplain namin that time na ano daw, basta
para sa pagsalba ng isang buhay, kahit kitilin mo yung isang buhay, ay okay lang daw yun. So, yung tanong ko, do you still need to confess after that na mangyari? Bigyan natin na pagsagot kay Brother John Ray. Baka may sagot Brother John Ray dyan. Brother John Ray? Yes, Brother John Ray. I'm sorry kasi may habang nagtatanong ka kapatid, may ginagawa. Ano yung tanong Brother John Ray? Sorry ah. Okay ulit, Brother Cradle. Halimbawa, malagay ka sa situation na yun na isasalba mo yung isang buhay. Pero ikitilin mo naman yung isang buhay dahil... Halimbawa, may criminal na hino-hostage niya, tapos talagang nasa point na papatayin na niya yung hino-hostage niya, tapos wala ka ng drugs. Kailangan mo na, you know, i-submit. Sabi ng chaplain namin dati, okay lang daw yon, basta isalba mo yung isang buhay. Yung intention, yung tanong ko, kailangan mo din ba i-confess mo pa yon sa pare na yun, nakapatay ako dahil yun naman yung ano, yung situation na wala na talagang choice. So, parang i-confess yun as part ng... Yes, no, by the virtue of, ano bro, by the virtue of obedience, no? Na every time makagawa tayo ng kasalanan, kailangan talaga natin mag-confess, no? Pero, sa turo ng simbahan, bro, basta... when it regards to self-defense, no? Yun nga, sabi mo kaganina, pupwede yun. May turo tayo niyan, nasa sisisi natin yan na kung talagang kinakailangan mo siyang kinakailangan mong patayin yan para madipinsan yung isa. Kasi andun, halimbawa, bata, sasasaksakin na niya. Yung pulis, naka-steady lang yan. Pag talagang tingin sa pulis na parang aano na, parang talagang gagawin na niya yung gusto niya, pwede nang tumira ang pulis niyan. Hindi siya nagkakasala niyan ng mortal. No? Saklaw siya sa batas ng simbahan kasi ultimo Diyos nga eh, nag-utos niya ni sa Old Testament na pinapapatay niya yung mga taong ayon talaga maniwala sa kanya. No? So, sa tanong mo kung kinakailangan pa bang ikumpisal yan, yes, of course, no? By the virtue of obedience sa utos ng Diyos, utos ng simbahan na pag nagkasala tayo, kailangan pa rin nating i-confess yan. Para kung sabaga sigurado tayo, no? Wag kung sabaga wag malaki ang ulo ba na okay lang pala to kasi ano may batas pala na ganito. Wag naman ganun. Ilagay pa rin natin sa tamang perspektiba na kung saan ay kalooban ng Diyos. So every time na nagkasala tayo, sa sisisi nga kahit nga venial sin. Ang venial sin pwede naman ang hindi na i-confess. Pero much better pa rin daw, sabi ng simbahan. Much better pa rin na pati yung mga venial sin, i-confess mo pa rin. Para sigurado lang. Yan lang ang masagot natin kapatid about sa katanungan mo na kailangan pa bang i-confess. Yes, much better na i-confess mo pa rin. Sige po. Thank you po. Thank you. Pero yung pagpatay mo bro dahil sa self-defense, hindi siya mortal sin. Sa batas ng simbahan yan. Sige po. Salamat po, Brother John Ray at saka Brother John Do. Okay, Brother Ramel, go ahead. So, may tanong ako. May follow-up lang ako doon sa kaninang tanong pala. Mali yung una kong statement. Pwede? Okay, go ahead, Tedna. Okay. May bayad na yan, te. May bayad. Lista lang. Ano, 'di ba, sinabi na kapag once na ang tao ay nasa impyerno na, hindi mo na pwede yung hindi mo na pwedeng mabawi, 'di ba? Kahit anong prayer pa. Eh paano yung ano, katulad nung nagbigti, 'di ba? Ang ano nagbigti is 'di ba nga sabi nga doon sa yung sinabi kanina na sinabi ni Satan na siya yung may gawa noong nagbigti, di ba? So, ibig bang sabihin, no need na natin silang ipag-pray kasi alam naman natin na hindi na natin sila pwedeng mabawi sa hell?
Alam naman ang ano te ng Panginoon ng reason behind kung bakit nagbigti yung isang tao. Siya lang ang nakakaalam nun te kung ano ang reason behind. At alam ko naman na unfair naman kung siya ay na biktima lamang ng demonic obsession pero ilalagay doon sa ano, sa impyerno. Ang pagkakaalam ko, alam ng Diyos yan. Kaya alam ng Diyos kung saan siya ilalagay pagkatapos niya mamatay. At ang explanation kasi niyan, Bojando, Ate Edna, ganito. Di ba, sa simbahan, mayroong basihan yung tinatawag na mortal sin. Yung tatlo. Di ba, yung grieve matter, yung consent at yung ano pa yung isa, yung kahit alam mo na ginawa mo pa rin. Pag andyan, kompleto yung tatlo na yan, so consider yun ang mortal sin. So yung mortal sin, kapag namatay tayo, yun, immediately yun, ayon sa CCC, may impyerno tayo. Alam naman natin na may utos ang Diyos, bawal pumatay. So kung pinatay mo sarili mo, ay mas lalong bawal yun. Bawal kang pumatay sa ibang tao eh. Sarili mo pa kaya. So, hindi talaga pwede yun. Pero, sabi nga ni Bro Jando, no, na Diyos lang ang nakakaalam bakit na ginawa niyon. Bakit? Minsan natin, kung ilalagay natin sa tamang perspektiba, ang tao talaga na nasa tamang pag-iisip, hindi talaga magbibigti yan. Ang taong nasa tamang pag-iisip, hindi yan magbibigti. No? So, probably or possibly, kaya siya nagbigti, ibig sabihin, mayroon siyang mayroong something no na sa kanyang pag-iisip na hindi niya kinaya at may pag-uudyok na yon. So, yes bro, at saka hindi naman yan ano bro, yung sa ano yung kultura ng Hapon, mga sundalong Hapon na ayaw nila na mahuli sila, ma-capture sila ng kanilang kalaban. Kaya meron silang tradisyon na before sila mag-ano is kanilang iano yung kanilang sarili. Meron silang parang katana na para sa kanilang sarili talaga, hindi para sa iba, sa kanilang sarili talaga yon. Na once na ano sila, yung parang dignidad nila ba na mas mabuti pa ako mamatay sa sarili kung may kasa ang kalaban na makapatay sa akin. Ganun. Alala ko yung ano, yung sa pelikula nung The Wolverine. Yung intro niya na sumabog na yung atomic bomb, yung mga Hapon doon is ayaw nilang maramdaman na ayaw nila na ano na ang kalaban na nakapatay sa kanila. Ayun, nag-ano sila sa kanilang sarili. Yun ang ano. Yun talaga, lagot sila doon. Wala nang ano, yung sinadya nila yun eh. Di yun na kasi ang parang will talaga nila yun, will nila yun. Hindi yung para bang hindi ba para yung, ngayon yung tama yung sinabi ni Bro Jando ate na by tradition, ginawa nila, kaya sila nagbigti. So, hindi pwede yun. No, kaya nga sabi ni San Pablo, huwag maniwala sa mga tradisyon o filosofiya na gawa lamang ng tao. Papahamak tayo doon. Pero yung sinasabing nasapian ate, no, na nagbigti, hindi natin pwedeng hukuman yun na ma-impyerno sila. Kasi unang-una nga, i-apply natin yung basic rules paano naging mortal sin ang isang kasalanan. Fully grieve matter, fully consent at ano yung pangatlo, yung kalimutan ko yung term, yung kahit alam mo na nakasalanan yan, ginawa mo pa rin. So, sa mga posiste, 90% or 95% yan, hindi talaga nila alam yung ginagawa nila. There's someone behind no na gumawa sila ng ganyan at yun ang demons. At ayon nga sa tradisyon no, si Emily Rose nagbigti yun hindi dahil sa gusto niya kundi sumunod siya sa utos ni Mother Mary no. So may plano din pala yung kamatayan ni Emily Rose, yung pagbigti niya na inayaan ng Diyos na guluhin ng demonyo ang kanyang buhay hanggang sa time na magbigti siya. Pinahintulutan ng Diyos. Bakit? May plano pala ang Diyos noon para mailantad ang gawain ng demonyo. Kaya natuto ang simbahan doon. Oh. So may mga ganyan atin. No? At tama si Brujando, Diyos lang talaga nakakaalam. At, kahit sino man natin, no? Kahit pa si Judas Iscariote. Lantara na yon. At may mga pahayag pa ang Panginoong Jesucristo na ang sino mang magkanulo sa kanya ay
mas maigi pang hindi ipinanganak, no? Pahayag ng Panginoong Jesucristo. Then mayroon pang talata sa Biblia na talagang letra po letra sinabi ng Panginoon na siya is son of perdition. Ibig sabihin, son of hell, si San Judas. Pero ano ang sabi ng simbahan? Ang sa simbahan, silent pagdating sa paghuhukom kung yung si Judas ba ay namatay o si Judas ba ay naimpyerno. So, ang aral dyan, kahit nabigti pa yan, ano mang uri ng kamatayan sa kanya, di talaga natin masasabi ate kung may impyerno ba yun o hindi. Diyos pa rin ang magdi-decide. Hindi tayo. Lujando. Yes, magkakasala pa tayo. Ba tayo humahatol? Yung Diyos lang naman nakakaalam. Di ba? Correct. Correct. Okay. So, ang ano lang kasi doon, kasi di ba, we're praying always nga. I mean, we're always praying sa mga souls gani. And then, nandito lang ako doon. So, may naalala ko pala yung merong nagbigte na sinabi doon sa live, tapos ang sabi ni Padre, submit yung name kasi isasama sa misa. Yes, Tino, kasi mayroong tradisyon, no, nabasa ko to, no, tradisyon na nagbigte yung ano ba yung pagkasabi noon? Nagbigti yung bata. Ay, hindi pala. Ano pala yun? Hindi siya nagbigti. Namatay yung bata pa. Okay. Iba pala yun kasi namatay. Yung nabasa ko kasi namatay yung bata. Tapos ano pa siya, no? Palagi siya nagko-confess. Yung bata na yung server siya ng simbahan, palagi siya nagko-confess. Ngayon, tuwing nagko-confess siya, mayroon pala siyang tinatago na isang uri ng kasalanan na hindi niya masabi-sabi sa confession. So yung tao na yun namatay, at nung namatay siya, syempre expected ng mga tao, wala sa impyerno yun kasi palagi nakikita sa simbahan, tapos palagi pa nangungumpisal. Pero dahil dun sa kanyang kasalanan na hindi niya sinasabi sa pare kahit alam niya kailangan i-confess po, tinatago niya, nung namatay siya, hindi niya na-confess yun. Ang nangyari, doon sa mismong araw ng kanyang libing, no? Doon nung minimisahan na siya, ang kambal niya yata yung nakakita, yung kambal niya, or kambal ba niya yun? O nakalimutan ko na. Someone na malapit sa kanya, nakita niya na yung kabaong niya nasusunog. Nasusunog yung kabaong niya at biglang nagpakita sa kanya yung namatay. Tapos sinabihan siya, huwag nyo nang ituloy yung pagmimisa sa akin sapagkat ako ay nasa impyerno. Doon mismo ate, klinos yung kabaong, hindi itinuloy ang misa. Yan, tradisyon yan. No? Pari ang nagsulat. May libro ako dito, nabasa ko yan. Pari ang nagsulat. So, ibig sabihin yan, kahit pala mga server sa simbahan, kahit pala gaano lumalapit sa confession, kapag merong isang kasalanan na hindi natin sinasabi sa pari dahil natatakot tayo or nahihiya tayo, pwede natin ikapahamak yun sa impyerno ate. Pero about dun sa tanong mo, kasi baliktad pala yung nabasa ko ate. So yun lang, isinare ko na lang yung nabasa ko kasi sayang din naman natin din yung malaman. Yun lang po dyan. Yes, Edna, kaya ba yan? Yes. Marami pang nag-aantay. Yun. So, dito naman tayo ngayon. Brother Romel Palma, dyan ka pa? Buhay ka pa? Oh, gising ka pa? Andi, Romel? Yes, bro. Nandito pa. Kala ko tulog na. Ito tayo ngayon kay Ayan. Ayan, hello. Good evening. Jando, good evening. Go ahead, bro. Yes po, bro. May nakita kasi ako na video about dun sa mga sikat na singer, mga artista na binibenta nila yung song nila sa devil. So, ano po yun? Pag ganun po yung tao, naggagawa siya ng contract sa devil, pwede pa po ba silang maligtas? Okay, brother, Brother Aljan, ikaw sumagot nun.
Bro, hindi ko maklaruhan yung tanong mo. Na paano nga ulit? Meron daw mga singer na ibinenta yung kanilang sarili sa demonyo. Ang tanong niya, maliligtas ba daw yun? Ay, gan ba? Ano, bro, parang katulad lang ninyan na ano, ng mga albularyo. Pero ika nga, sabi nga dito sa kasulatan, hindi ko lang makote yung verse. Ika nga, di ba? Pero kung magsisi sila sa bandang huli, eh yun pa rin yung ano. Baka sakali may tendency pa naman sila maliligtas hanggat buhay pa sila, kapatid. Gawa ng sample lang nito ngayon, nalaman nilang mali yung ginagawa nila, eh mag-confess sila, magsisi sila doon at yun, may posibilidad maliligtas talaga sila, kapatid. So pwede, may chance pala yun sila. Pero pag ano, follow-up question, di ba yung mga sikat na singer minsan, yung mga binibenta nila yung soul nila sa devil, pwede ko ba makinig sa mga music na kinocompose nila? Sa para sa akin bro, mas maigi siguro bro kung hindi, wag na lang no. Kasi nga di ba nga yung kasikatan nila, yung di ba bininta nila yung kasikatan nila doon sa mismong demonyo. Ibig sabihin noon eh para kung ano yung kinocompose nila, lalo na yung mga rap na hindi kaaya-aya pakinggan, yung may mga magbumura, yung mga bastos na salita, yun siguro mas maigi siguro kapatid, wag na. Mas maigi siguro kung makinig na lang tayo ng gaya ng mga worship songs, mga ganda na lang siguro. Okay. Okay, tapos yung may isa pa akong tanong. Sige, bro. Opo, yung mga Benedictine cross na may sa bahay, hindi po kasi siya exercise. Okay lang po ba to? Pero bless siya sa simbahan. Na binitahan na bro, na bless na. Opo, na bless lang siya sa church po. Pero hindi siya exercise. Pwede lang po ba yun? Hindi naman ako exercise. Bro Romel, bro. Sayo, mga bro. Okay lang naman yan, bro. Pwede rin yan, bro. Ayan. Pwede rin yan. Pero, blessed siya. Okay lang naman siya. Pero kung gusto mo siyang gamitin for pantaboy talaga, then you must, ibigay sa kanya yung, ano, yung pang, pang, ano, pang exorcism ritual. Okay. So, kailangan pala siya ipa-exercise yun. Or kung, pero kung pang bahay lang, pwede lang bless. No? Hindi na kailangan yung exercise. Okay na yun, bro? Okay na yun, bro. Thank you. Okay, so dito naman tayo ngayon kang Quezon. Quezon, good evening. Gandang gabi po. Yes, hello, bro. Good evening, bro. May tatanong lang po ako. Ano kaya po yung maiging sabihin sa pari pag limot na ang ibang kasalanan? Okay, basta lang dyan. Bro, ako ba yun, bro? Sabi mo, bro? Go ahead, bro, Aljan. Sige. Ano po ba yung dapat sabihin sa pare pag nag-confess, pag limot na yung kasalanan? Ganun pa ba, bro, yung tanong mo? Aha. Bali, mas maigi siya kasi, bro. Ganito kasi yun. Pag bago ka mag-confess, mas maigi siguro kung doon ka pa lang sa bahay mo kasi yung gusto mo talaga pumunta na simbahan, eh yung target mo kung mag-confess, tama po ba? Mm-hmm. Mas maigi siguro, bro, para wala kang makalimutan, lista mo na lang yung mga kasalanan para wala po tayong makakalimutan. Pero kung doon na tayo sa puntong ano nga, ng on the spot, siguro para sa ako kasi minsan pag nag-confess ako, nagsasabi din ako ng at marami pang iba, padre, na hindi ko nasabi. Ganun ako. Bali, ang pinoproblema ko po ay simula po pagkabata ay tawag dito, para bang may nakaligtaan akong pag-confess ng mabibigat ng mga kasalanan, eh hindi ko man alam na mortal sin pala yung mga ganun. Eh para bang pag nakaligtaan ko yun, eh parang babagsak sa sacrilege. Ganito na lang, bro. Di ba once mag-confess tayo, paglabas natin ng simbahan, eh meron talaga tayong maaalalang kasalanan, tama po ba? Mm-hmm. Mas maigi sa buguro, bro, para hindi mo makalimutan,
nung time na naalala mo, ilista mo na lang para sure bull na pagbalik mo dun sa pare, eh siguradong ma-confess mo na. Kasi ganun din ako eh, minsan. Hindi naman talaga tayo perfecto eh. Ano nang may nakakalimutan din naman tayong mga kasalanan. Pero ako nung nakarang araw, nung na-possess nga yung pamangkin ko, yun nga, naglista kami ng mga kasalanan para mag-confess dun sa anilaw kay Father Tom. Bali, hindi po yun babagsak sa sacrilege, mga ganun. Kasi sa isip natin ay meron pala tayong nagawang kasalanan pero hindi mo ma-recall. Ika nga sabi kagay na ni Brother John Ray, eh kanina nga diba, nang meron siyang hindi na-confess na pangalan, na kasalanan. So, yun nga sabi ko, nung kung maalala mo yung kasalanan na yan, mas maigi kung i-ano mo na lang, ilista mo agad para pagdating mo dun sa pare, sa time na mag-confess ka, at least kahit hindi mo maalala, may babasahin ka na. May magre-remind na sa'yo. Yes, bro Aljan, yung kaganina, yung nabasa ko, ano yun bro, alam niya talaga na kasalanan yun, hindi lang niya talaga sinasabi. Alam niya na may kasalanan siyang mortal na hindi niya masabi-sabi dun sa pare. Kaya ang nangyari sa kanya nung namatay siya, na impyerno siya. Ayon dun sa libro na nabasa ko. Ganun din yung case niya bro eh. Sabi niya nga, di ba, paglabas niya, inaalala niya. Ah, so maigi isulat mo bro para next time, alam mo lang kung ano yung sasabihin mo sa pare. Ganun na lang bro, lista mo na lang. Sige ho. Salamat po. Okay, thank you. So ano, may powers pa ba kayo? Ano, may powers pa ba kayo? Okay pa bro, kahit alas 5 bukas. Yung last 2 na lang bro, kasi yung asawa ko nag-ano na rin. Sige, so mauna na lang si Brother Junry, mauna na lang ako. So, Brother Romel, may powers ka pa, Brother Romel? Meron pa dalawang natitira. Ano siguro bro, baka pwedeng ano, ating gabi na kasi bro. Ayan. So at least bukas alas 5 pa. Napagbigyan natin ano. So maganda ito yung meron tayong bagong pakulo sa punto por punto. 8 to 10 live, 10 to 12 is extension. Oh, extension siya, record lang at i-upload kinabukasan. Mm-hmm. So dahil alas 12:13 na naman madali. 2 hours din bro, ha? 2 hours din. Oh, 2 hours din, no? So ayan, so alas 12:13 na po na madaling araw. So hindi na po kaya ng pause natin sa mga Pilipino. Maliban kay Ate Edna na nandun sa labas. No? Sa atin, hindi na po natin kakayanin. So kailangan mo lang dito sa akin. At bukas po ng gabi, kita-kiss po ulit tayo sa ating, ano, sa ating another night of Doctrinal Talakayan. So hanggang dito na lang ako. Out na ako. At Brother Romel Palma, ikaw naman yung host, pwede mo nang i-ano bro, i-end. Sige. Sabay po sa lahat. Yung ating posting prayer kanina. So dito, dito na tayo end. And okay. Out na ako. Good morning bro, good morning. Good morning sa lahat, bye-bye.